Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button para updated ka sa weekly upload. Subscribe na! Shoutout sa ating mga taga-subaybay na sina! Mag-comment na sa ibaba para makasama sa shoutout sa susunod naming mga videos. At subukan natin paabutin ng 1,000 hanggang 3,000 likes ang video ito. Bakit hindi nahuhulog ang mga hanging stones na ito? Number 1. Balancing Rock. Tingnan natin ang batong ito na parabang hinahamon ang Law of Universal Gravitation. At kahit sino pang magaling sa scientific theory ay hindi maiisip na ang planeta natin ay magkakaroon ng ganitong nakamamanghang mga bato na hindi naapektuhan ng puwersa ng gravity sa mundo. Ganunpaman, ang ganitong natural phenomenon ay natural na din. At ang balancing rock na ito ay nakatayo sa pinakagilid ng maliit na batong tinutungtungan na may taas na 30 talampakan. At sa unang tingin, mapagkakamalan itong totem na itinayo sa taas ng dagat na kahit sa malalakas na alon at hangin, hindi ito kayang patumbahin. Number 2. Golden Rock. Sa loob ng mahabang panahon, ang malalaking batong ito ay nakapatong sa gilid ng Kyaktu Hill sa Myanmar. Nakamamangha ito pero ang batong ito na balot ng ginto ay nagbabalanse sa ibaba ng isa pang bato na may taas na 3,200 talampakan. Naniniwala ang mga taga rito na mayroon itong makapangyarihang puwersa at ayon sa mga kwento, isang araw, binigyan ng kapangyarihan ni Buddha ang isang monghing ermitanyo. At walang museum noong unang panahon kaya ang lalaking ito ang naging hari at bumuhat ng isang higanting bato galing sa dagat at tinayuan niya ito ng maliit na pagoda. Number 3. Krishna's Butterball. Nakamamangha ang laki nito na umaabot sa 16 na talampakan at nakatagilid ng 45 degrees na angulo. Ang batong ito ay may bigat na umaabot sa 250 tonelada at himalang nakalagay sa madulas na bahagi ng burol. Ang mas nakakagulat pa dito ay ang batong ito ay andito na ng mahigit sa 1,000 taon na pero mula noong 1908 kinonsidera itong mapanganib at para mailipat ito sa ibang lugar, kakailanganin ang tulong ng 7 elepante. Pero hindi ito pinayagang ilipat at dahil na rin hindi ito matanggal. At ayon sa Hindu mythology, noong bata pa si Krishna, mahilig siya sa butter kaya sinasabi nila na ang batong ito ay isang bola ng butter na hinulog ng Diyos mula sa langit. Number 4. Steamboat Rock. Maraming pulang bato na may kakaibang mga hugis na matatagpuan sa park na ito. Isa sa mga pinakanakamamanghang likha ng nature ay ang steamboat. Hindi ka panipaniwala ito pero natansya ng mga siyentipiko na ang batong ito ay may bigat na 700 tonelada at nakatayo sa lugar na ito ng mahigit ng 60 milyong taon na ang nakakalipas. Sinubukan din nilang baliktarin ang batong ito. At sa kaligitnaan ng 20th century, isang grupo ng mga estudyante ang muntika ng magtagumpay. Pero ngayon, sinemento na ito ng lokal na gobyerno at nilagyan ng pundasyon para hindi ito bumagsak. Number 5. The Vasco Stone. Ito ang The Vasco Stone na nakapatong sa isa pang bato sa Tandil, Buenos Aires. Sa unang tingin, iisipin mong madudulas pababa ang malaking bato na ito. Ito ay may bigat na mahigit 300 tonelada. At kahit pa sa tingin ng mga siyentipiko na hindi ito talaga nakapirme sa pwesto nito, unti-unti na itong dumudulas at umabot na din ito sa 8,000 taon bago tuluyang nahulog at nahati sa dalawa noong February 29, 1912. Marahil ito ay dahil sa mga pagmimina sa paligid o kaya naman dahil sa madalas na pagtulak ng mga residente dito para mapatunay sa mga turista na hindi ito nauhulog. Walang nakakaalam ng totoong dahilan pero ang sigurado ay noong 2007 ang mga residente sa lugar ay nagdisenyo na ayusin ang The Vasco at gumawa ng eksaktong replika nito. Pero hindi nila magaya ang pagbalanse na tulad ng sa orihinal na bato kaya naman ang bagong bersyon nito ay gawa na lamang sa plastik.
Number 6. Devil's Marbles. Ang grupo ng mga malalaking bato na ito ay kilala sa tawag na Carlo-Carlo sa salita ng mga Aborigines sa Northern Australia. At ang ibang tao naman ay tinatawag itong Devil's Marbles at may rason dito kung bakit. Ito ay gawa lahat sa natural na lava matapos ang ilang lindol, tubig, hangin at paiba-ibang temperatura. At ito ang sangkap para sa mga batong ito na nahahati ng maayos. Pero ayon sa mga kwento, merong demonyo na dumaan lamang dito para itapon dito ang mga bato. Number 7. Gerald Bolton. Ang tipak na batong ito na may kakaibang Norwegian name ay isa sa pinakasikat na balancing stones sa buong mundo. Mukha lang itong normal na bato, pero ang lugar kung saan ito nakatayo ay talagang nakaka-excite at nakakatakot. Ang Gerald Bolton ay literal na nakabitin sa taas ng pagitan ng dalawang bangin na may taas na 3,300 talampakan mula sa dagat. At taon-taon, pinupuntahan ito ng maraming extreme enthusiast, pati na rin ng mga normal na tao na gusto lamang tumayo o kahit umupo lang ng ilang segundo. Ganun pa man, hindi ito mapanganib na bato dahil hanggang ngayon, wala pa namang napapabalitang nahulog mula dito. Pero hindi ibig sabihin nito madali lang mamalagi sa tuktok nito dahil sa taas nito at sa lakas ng hangin, maaaring mawalan ka ng balanse. Number 8. Zimbabwe Balancing Rocks. Ito ay park na puno ng bato na parabang hindi tinatabla ng gravity. At dito, nirerespeto ng mga taga rito ang batong ito dahil makikita mo rin ito sa kanilang pera. At hindi mawawala ang mga kwento na nag-uugnay dito sa mga ancient gods, mga hero at mga bato. Kapansin-pansin din ang nakakamanghang rock structures na ito. At hindi na ito nakakagulat dahil malahigante talaga ang mga batong ito na patong-patong sa gitna ng savanna. At ito ay dahil sa mga bulkan, hangin at iba pang gawa ng kalikasan. Number 9. Brigham Rocks. Sa hilaga ng England, sa kilalang Yorkshire Fields, makikita ang nakakamanghang geological monument na Brigham Rocks. Dito makikita mo ang ilang bato na may kakaibang hugis katulad ng palaka, ibon, pagong o kaya naman sumasayaw na oso. Na sinasabi ng mga taga rito na maaaring isinumpa ng witch kaya naging estatwa sila. Pero ang pinaka-nakakabilib dito ay ang Idol Rock na isa sa mga pinaka hindi pangkaraniwang balancing stones sa buong mundo. May taas ito na 15 talampakan at may bigat na 200 tonelada. Ang kabuuan nito ay nagbabalanse lang sa napakaliit na bato at ayon sa mga siyentipiko, inabot ng 18,000 taon bago mapuo ang Idol Rock. Number 10. Bildan Rocks. Si Bildan ay isang sculpture at totoong performance master na eksperto sa paggawa ng mga nakakabilib na stone figures. Nakaagawa siya ng mga imposibleng obra na hindi kayang gawin ng mga normal na skulptor. Na para bang kaya niyang paamuhin ang mga bato. Natuto siyang gumawa ng mga magagandang balancing towers na gawa sa bato na may kakaibang mga hugis at laki sa loob lamang ng ilang minuto. At kahit mukhang gumagalaw ang mga tore na ito, kampante naman ang mga ibon na gumawa ng pugad dito. At hindi lang pala sa mga bato eksperto si Bill, kundi pati na rin sa mga paggawa ng structures gamit ang mga lata, baso, pati na rin mga sapatos. Salamat sa panonood nyo ng videong ito. Ipaalam nyo sa amin kung alin sa palagay ninyo ang kakaiba, extreme o sadyang nakakadiri. Interesado kami na malaman ang iniisip nyo sa comments. Panoorin nyo rin ang mga videong ito at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat!